Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay magre-remake tayo ng ating soap na puto. Which is meron nagtatanong sa akin kung pwede daw itong iluto sa llanera. Which is hindi ko na-try. So itry natin mga kamamsi, i-remake natin ang ating puto na gawa sa white egg. So let's start mga kamamsi. Etong ating mga ingredients sa ating gagawin na puto soap or malambot na puto na gawa sa white egg. 2 cups all-purpose flour, 3/4 cup na white sugar, 2 tablespoon na baking powder, at saka tubig. So let's start. I-mix muna natin ang ating mixture. Isip na natin ang 2 cups natin na all-purpose flour or pwede kayong gumamit ng cake flour. 2 cups all-purpose flour or 1/4 kilo na harina. Sip natin. Sip na rin natin ang ating 2 tablespoon na baking powder. Then ilagay natin ang 3/4 cup na white sugar. And then haluin natin. And then ilagay natin ang ating tubig. Dahan-dahan lang yung ilagay. One and 1/4 cup yung inilagay ko na water. I-mix lang nating mabuti hanggang sa mawala yung buo-buo ng ating mixture. Lagyan niya mabuti para mag-mix yung asukal niya sa kayong arena. Para walang buo-buo. Halu-haluin niyo lang. So okay na to mga kamamsi. Oh, ayan, wala na siyang buo-buo. So i-set aside natin ito at gagawin natin yung ating meringue. Etong ating mga ingredients sa ating gagawin na meringue. Siyempre, kailangan natin ng 5 itlog pero puti lang ang kukunin natin, yung egg white lang. And then, kailangan din natin ng white sugar. So, gawin na natin ang ating mixture. Biyakin na natin ang ating itlog, then kunin natin yung egg white. Tapos, yung ating egg yolk ay, siyempre, gawin nating leche flan. Charot! Ingat lang kayo na hindi masamahan ng pulang itlog. Ayan, buti marunong. Marunong dumiskarte. Ganda naman kasi ng pagkakabi ako. Grabe naman, oh. Ganda ng itlog na nakuha ko, diba? Ayan. Balik-balik lang, mga inday. So, na-separate na natin yung itlog sa puti, sa pula, charot. So, i-mix na natin ito at gawin natin siya meringue. Gagamit ako ng electric hand mixer. And by the way, doon sa nagtatanong kung pwede bang walang hand mixer, magtsatsaga nga lang po kayong mag-double size ng inyong itlog. Kasi if ever na wala, kung wish lang, talagang as in matagal siya. Pero kung matyaga talaga kayo, eh, pwedeng-pwede na rin yung... Gradually kong ilalagay yung ating white sugar. So, ito yung consistency nating hinahanap. Huwag nyong i-overmix yung inyong paggawa ng meringue. Magpakulo na tayo ng tubig habang nagpo-fold tayo ng ating mixture. So, buksan na natin ang ating stove. And then, ilagay nyo muna sa mahinang apoy. Ito yung ating mixture kanina. So, ayan yung ating meringue. So, pagsasamahin lang natin ito, ipo-fold-fold nyo lang. Gagawin ko dito, 3 beses kong ilalagay yung ating meringue. So, kuha muna tayo ng isang bahagi. And then, saka nyo i-fold. Basta fold-fold nyo lang yan. Importante, ma-fold-fold yan. Ilagyan pa natin ang pangalawa. Ayan, dalawa pa. Pangalawa naman. And then, ilagay pa natin yung tira, lahat. Dahil naririnig ko na rin yung ating mainit na tubig na
medyo kumukulo na. So, i-fold lang natin. Okay na to mga kamamsi. Na-fold na natin mabuti yung ating mixture. So, mainit na rin yung ating tubig sa steamer. So, gawin na natin ito. Ilagay na natin sa dianera. So, itong ating pang-toppings. Kailangan natin ng cheese at kailangan natin ng itlog na maalat. So, let's start. Maglagay na tayo ng ating mixture sa ating lianera. Gagamit ako ng small na lianera. Napansin nyo siguro na hindi ko to nilagyan ng wax paper or parchment paper kasi oobserbahan natin kung pwede ba na walang wax paper. Maglagay na tayo ng ating mixture. Gagamit ako ng 1/2 cup sa ating mixture. So, maglalagay tayo. Titingnan natin kung ilan ang kasya dito sa ating lianera. Lagyan nyo ng 3/4 cup na mixture yung inyong lianera. Ito yung walang wax paper or parchment paper. So, nilagyan ko siya ng 3/4 cup ng ating mixture. And then, lagyan na natin siya ng toppings. 2 cheese lang ang ilalagay ko. And then, lagyan natin siya ng itlog na pula. Depende na sa inyo kung gaano karami na itlog na pula ang ilalagay nyo. Pero ako lalagyan ko siya ng 3 slices. Tatandaan ninyo, itong walang kulay pula, ito yung ating walang parchment paper. Ito na mga kumari, meron pa tayong mixture. Ilalagay ko yun sa ibang lianera. So, isa lang na muna natin itong 6. Kailangan kulong-kulo na yung inyong tubig bago nyo ilagay yung inyong lulutuin na malambot na puto. So, ilagay na natin ang ating mixture. So, balikan natin siya after 20 minutes in a low heat. Dito ko isasalang yung ating ibang mixture. So, tatakali natin para alam natin kung ilang lianera ang magagawa natin sa ating mixture. 3 lianera ang timbang nitong ating isang hulmahan. Nilagay na natin lahat yung tira natin na cheese at yung tira natin na itlog na malat. So, isa lang natin ito kasi kasya pa ito sa aking napakalaking steamer. I-check natin after 20 minutes. Wow! So, luto na siya mga kamamsi, pero ito hindi pa siya luto, yung nasa gitna kasi malaki nga siya. So, babalikan natin yan mamaya. So, 27 minutes ko yung niluto. I-off na natin ang ating stove. So, tanggalin na natin. Medyo pinalamig ko muna ito para madali lang natin matanggal. Dahan-dahanin nyo lang para maiwasang masira. So, ito yung walang wax paper or parchment paper. Hindi siya dumikit, so okay lang na wala siyang parchment paper na ilagay. Dahan-dahanin nyo lang yung pagtatanggal para hindi masira yung pinakatagiliran niya. Ito yung may parchment paper na. Ayan yung parchment paper niya. Oh. Ganun pa rin, pareho lang kahit walang parchment paper. Hindi naman siya dumidikit. So, okay lang kahit wala o merong parchment paper. Madali lang siyang tanggalin. Kailangan nyo lang dahan-dahanin kapag nasa tagiliran na kayo. Gamit kayo ng spatula. Bali, if ever na hindi kayo gagamit ng lianera na ganito kalaki, ito'y equivalent sa 3 lianera. So, bali, 9 pieces na lianera ang malalagyan ng ating mixture na 1/4 kilo. So, eto na mga kumari, luto na ang ating puto kung pwede ba sa lianera. So, kayang-kaya mga kamamsi sa lianera para madali kayong makatapos sa inyong pagluluto. O, di ba mga kamamsi? So, itry na natin kung anong lasa. Pero, the same pa rin yung mixture ko dun sa ginawa ko na puto na maliliit. Putulin natin. Ayan. Napakalambot niya. Napaka-fluffy niya. Maganda itong pang-negosyo ninyo. Madali kayo makakatapos. Try natin. Lambot. Sarap. I-try nyo. Ang sarap pang umagahang pang merienda. As in, ang sarap sa kape.
Ilabot niya. Kaya niyo mga kamamsi, pwedeng-pwede sa Leonera. Sa nagtanong dyan, ito yung response ko sa inyo. Shout out sa aking mga members. Aileen May Magan, Caroline Alvarin, Lynn Pila, Kusina ni Mayo, Kusina ni Daddy, Judge Foodie and More, Kusina ni Senny, Doris the Explorer, Evangeline Rafaner, and Marily Duhay Lunsod. Marami pong salamat sa palagi kayong nandyan nagpa-member sa aking channel. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you so much po!